Igan, pinaiwas pa rin ng otoridad ang mga motorista sa EDSA. Bagamat binuksan na kasi ang Asian Lanes, maaaring muli itong isara dahil dalawa pang world leader ang darating. At live mula sa EDSA, Connecticut, may unang balita si Bernadette Reyes. Bernadette. Igan, bukas na sa mga motorista ang Asian Lanes, pareha sa northbound at southbound lane ng EDSA. Nakarating na kasi sa Manila ang karamihan ng mga world leaders na makikisa sa summit. Pero payo ni Emmanuel Miro, ang commander ng ASEAN Traffic Management, na hangkat maaari ay iwasan pa rin daw ang pagdaan dito sa may EDSA dahil may mga pagkakataong isasara pa rin ito sa mga motorista, lalo na kung may mga dadaan na mga senior officials. Ngayong araw, dalawang opisyal pang inaasang darating sa bansa, kabilang ng Presidente ng European Union at ang Prime Minister ng Timor-Leste. Samantala, humingi naman na ng paumanhin ng aktres na si Maria Isabel Lopez dahil sa ginawa niyang pagpasok sa ASEAN lane nitong weekend. Inamin niyang naging pasaway talaga siya pero tao lang daw siya na nagkakamali. Handa raw siyang harapin ng mga reklamo laban sa kanya pero dapat daw lahat ng mga sumunod sa kanya at lumabag sa ASEAN lane ng oras na iyon ay dapat ding kasuhan. Sinabi ni Lopez na hindi niya ito gagawin kung walang mga nauna sa kanya. Balak naman ng otoridad na sampahan ng reklamong kriminal si Lopez at maaari ring masuspinde ang kanyang driver's license. Igan, sa mga oras na ito ay mabilis ang daloy ng trapiko sa bahagi ito ng EDSA papunta sa Makati. Pero may mga pagkakataon na dahil sa volume ng mga sasakyan dumadaan dito ay na nagiging moderate yung traffic. Samantala, yung dalawa naman sa innermost lanes na papunta sa Pasig area ay tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Igan? Maraming salamat, Bernadette Reyes.